So hello guys, good day. So for this video, I will be discussing all about the solution in our preliminary examination sa ating work study and measurement. So ito yung ating given for critical path method and for assembly line balancing. So isa lang po yung ating given. So kinopya ko na ito sa ating Microsoft Excel. So I will be using this tool, the Microsoft Excel, sa pagsosolve nito. So, wala naman po akong special commands na gagamitin. So, para lang po mas presentable yung aking discussion kung bakit ko siya ginamit. Okay? So, going back to the given, so we have here the task, letter A to M. The immediate predecessor are given also in the second column. So, yung A, B, and C ay wala. Ibig sabihin, kapag nag-start na yung project, So, maalin po sa tatlong ito ay pwede nating unahin. If you only have one manpower, pero kung meron ka namang available na manpower, pwedeng sabay-sabayin mo sila. Yan. So, next is the letter D. Ang predecessor niya is A. The letter E is B. Letter F is C. Si G is hindi pwedeng gawin hanggat hindi ka tapos sa letter D and E. So, sa H naman, hindi pwedeng gawin hanggat hindi ka tapos sa letter E and F. For I is G and H, J is H and I, K is J, L is K, M is K and L. So, ito yung predecessor. Again, ibig sabihin in Tagalog ay yun yung sinundan nung task na yun. Okay? So, next, this is the task time given, which is in terms of seconds. Okay? So, first, let's solve the critical path method. Let's solve for the critical path and for the total project completion. So the first thing that we need to do is to create a precedence diagram, right? So now, gagamitin natin tong ating Microsoft Excel nga. So all borders tayo. So 'di ba yan, anim na boxes yung kailangan natin. Yan. So we have here A, B, and C. So sabay-sabay sila. So pagpantay-pantay na lang natin siya. So A, B, and C. Okay? So, atin lamang siyang i-center para mas maayos tingnan. So, next is letter D. Ang sinundan po ni letter D ay si E. So, dito natin siya itatabi. Next is letter E. Ang sinundan po ni E ay si B. Yan. So, dito natin siya itatabi sa B. And si C, ay si F pala, rather. Yes, ang sinundan niya ay C. So, dito natin siya itatabi. This is letter F. Si J, ang sinundan niya ay D and E. So, dito, D and E. So, pwedeng dito natin siya ilagay, sa malapit sa D and E. So, this is G. Si H naman is E and F. So, dito siya sa malapit sa E and F. So, this is H. Si I naman is G and H. This is I. Si J naman ay H and I. Yan. So, malapit din siya sa H and I. So, si K naman ay si J. This is K. Si L naman ay si K. And si M naman ay K and L. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng arrow para po mas malinaw yung ating flow. So, we have the shapes, then arrow. So, ang arrow ng ating A ay dun sa D. Arrow ng ating B ay sa E. Again, saan siya galing? Yung relationship? So, based po dito sa immediate predecessor. Yan. So, yung arrow natin for G is dapat galing sa D and E. Again, that's based on the predecessor. So, ayusin lang natin siya, Si H naman ay galing sa E and F. Next ay si J, ay pa pala ay, is G and H. Sorry. Next po ay si J, is H and I.
Next po ay si A ay galing kay J. State na lang gamitin natin. Si L ay galing sa K. At si M ay galing sa K and L. Ayan, ano? So, ito yung flow natin. Ito yung precedence diagram natin. So, now, paano natin malaman yung total project completion? So, pwede tayong pwede natin, o dun tayo magbe-base rather dun sa ating task time. Ano? So, kailangan muna natin siyang i-input. So, dito siya sa ilalim ng ating symbol for each task. So, we have 8 for A, 10 for B, and for C is 7. For D is, we have 20. For E, we have 16. For F, we have 25. Next, for G, we have 8. H is 11. I is 14. J is 10. For K, we have 6, 5, and 3. For N. Okay? Yan. So, ang gagawin natin, so dito sa box na ito, so since siya yung start, so 0 siya. Ano? So dito sa ating box na ito, so ang gagawin natin is 0 plus 8. Ano? So dito naman is 0 plus 10. Ano? So ganun din, kagaya lang din ang ginawa natin, yung solve natin manually, baka mamaya malito agad. Ma'am, ang ginamit niyo po dun sa panibagong solution ay Excel. So hindi kailangan malito. Dahil, kumbaga, ang pinagkaiba lang yan, ito ay type at yun ay handwritten. Okay? So, next, for D. So, ano yung sinundan niya? So, A. So, 8. So, copy lang. Ano? So, ganun din dito sa E. Copy lang yung kanyang sinundan. Ano? Next is 4D. Ano? So, we have, pag-a-add din lang natin. So, ganun din dito. At ganun din kay F. Kay G, ano yung kanyang predecessor that is DNE? So, again, kapag siya ay papunta, ano? So, ang ating pipiliin ay yung mas matagal. Ano, kasi siya yung hihintayin natin matapos bago natin gawin yung task G. So, yan. So, 28. So, dito sa H, mas malaki ay itong F. So, 32. So, dito ay 28 plus 8. Dito ay 32 plus 11. Next, for letter I, so we have Thirty-six and 43. So, mas mataas si 43. Ano? We have 43 plus 14. For J is H and I. So, ang mas malaki ay itong 57. So, wag malilito na nagkataon lang na dito ko nilagay siya sa taas ng J. So, titingnan nyo yung immediate predecessor niya na H and I. So, mas malaki si I. So, itong 57 na to, kukuhanin natin. This is 57 plus 10. Next is, copy si 67. This is 67 plus 6. 40 is, itong 73. Then, 73 plus 5. Then, copy 78. So, 78 plus 3 is 81. Yan. So, therefore, we can minimize. So, kasi, kumbaga, for example, this is in terms of days. Kasi, kapag dating sa construction, ano. So, ang typical po na understanding natin, ano, as the client, the contractor can finish yung project natin sa loob ng 143 days. But, if we analyze the project, ano, so, kaya pala nilang i-minimize yung project natin ng 81 days. Ano? So, yan. So, ito yung answer natin.